Magandang umaga, narito ang latest update natin sa bagyong si Lannie at ang magiging lagay ng ating panahon. Patuloy niyang kumikilos ang bagyong si Lannie patungo dito sa may bandang northern portion ng Palawan. At kaninang alas 4 ng umaga, ito ay tinatayang nasa layang 90 kilometers na lamang layo northwest ng Cuyo, Palawan. Taglay ni Lannie ang lakas ng hangin na umabot hanggang 45 kilometers per hour malapit sa gitna nito at yung pagbugso naman ng hangin aabot hanggang 55 kilometers per hour. Ito ay inaasahang kikilos sa direksyong northwest sa bilis naman na 25 kilometers per hour. Sa ngayon, warning signal number 1 nakataas pa rin sa southwestern portion ng Romblon, southern portion ng Oriental at Occidental Mindoro, sa northern portion ng Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Island, sa lalawigan ng Antique at sa western portion ng Aklan. Ngayon, ano nga ba inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal bukod pa sa ibang bahagi ng ating bansa dahil sa bagyong si Lannie? Yung mga pag-ulan na dala ni Lannie, inaasahan katamtaman hanggang sa malakas sa Palawan kasama ang Kalamian at Cuyo Island. Samantala, mahina naman hanggang sa katamtaman, minsan may kalakasang pag-ulan, asahan din ngayong araw sa Metro Manila, Western Visayas, Bicol Region, Calabar Zone, sa Central Luzon at sa natitirang bahagi ng Mimaropa. Paalala lang po sa mga kababayan natin, dun sa mga air sa may warning signal, no, maging alerto pa rin sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo sa mga low-lying areas at saka yung mga komunidad na malapit sa tabing ilog. Mag-ingat din sa posibleng pagguho ng lupa, lalong-lalo po sa mga komunidad na malapit naman sa mga paana ng bundok. Maging alerto pa rin, patuloy na mag-monitor sa 3-hourly update ng PAGASA at patuloy na magpag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at disaster reduction managing officers para po sa mga disaster preparedness and mitigation measures. Samantala, ang hangin naman na dala ni Lannie, inaasahan na posible magdulot ng up to very light damage sa mga structures and vegetations sa mga lugar na may warning signal number 1. Ganun pa man, habang nananalasa po sa inyong lugar, paalala po, as much as possible, stay indoors po. Ang malakas na hangin na dala ni Lannie at yung may kalakasang northeasterly winds ay magdudulot nga ng generally katamtaman hanggang sa maalong karagatan sa buong bansa. Paalala rin po, no, sa mga karagatan sa paligid ng mga lugar na may warning signal, bawal po muna po malaot ang anumang uri ng mga sasakyang pandagat. Sa latest forecast track base sa Tropical Cyclone Bulletin ay pinalabas nga ng PAGASA ngayong alas 5 ng umaga, makikita natin ang inaasahang pagkilos ni Lannie sa susunod na 2-4 na araw. Bukas ng madaling araw, ito ay inaasahan ng patuloy ng lalayo sa kalupaan ng ating bansa, 425 kilometers west ng Cavite City. Sa darating naman na Webes ng madaling araw, ito ay nasa labas na ng ating PAR sa layong 760 kilometers west ng Iba, Zambales. Sa Biyernes ng madaling araw, sa layong 870 kilometers west ng Northern Luzon. At sa Sabado ng madaling araw, sa layong 1,110 kilometers west ng Extreme Northern Luzon. So makikita natin sa forecast track, posible pala na bukas din ay tuloy na itong lumabas ng ating area of responsibility. Subalit, bago po ito lumabas ng PAR, ay posible rin itong maging isang ganap na tropical storm. Although, malayo na sa kalupaan ng ating bansa. Para naman sa ating extended weather outlook dito sa Metro Manila, asahan pa rin yung maulap na kalangitan, mga pag-ulan at ilang pulupulong pagkidlat at pagkulog sa darating na Miyerkules at Huwebes, then gradual improving weather pagdating ng weekends. Pares din po sa Baguio City, maulap may mga pag-ulan Wednesday and Thursday, improving weather sa darating na weekend. Samantala sa Legazpi at Cebu, maulap pa rin na may mga pag-ulan sa darating na Miyerkules, then magkakaroon na ng improving weather condition pagdating ng Huwebes hanggang Sabado. Sa Metro Davao naman, simula Miyerkules hanggang Sabado ay asahan nga yung mainit at medyo malinsangang panahon maliban lang sa mga ilang pulupulong dagliang pag-ulan, minsan may mga kasamang pagkidlat at pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. At ang ating mga forecast product ay makikita rin po sa ating official website, no? bagong.pagasa.dost.gov.ph. Abangan po ang 3-hourly update ng PAGASA hinggil sa bagyong si Lannie. Ang susunod ay mamaya namang alas 8 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center.